Ako si Aban, isang lalaking dugong. Hindi ako sirena tulad ng paniniwala ng iba. Pero hindi rin ako basta-basta. Sabi kasi ng mga nakakakilala sa akin, ako raw ang friendliest dugong sa Pilipinas. Oo, hindi ako takot sa tao. Ang totoo, may gusto kong sabihin sa inyo. Sa tuwing pumapasyal kayo sa dagat, ang madalas yung nakakasalumuha yung mga kaibigan ko. Tulad ko, magaling rin silang lumangoy. Sino ba namang hindi namangha? Sa dahang-dahang pagsisindiparing pawikan. Yun nga lang, hindi kami nakakasabay lumabas. Minsan kasi mas gusto niyang tumambay sa corals. Dito sa dagat, ang dati mong kaaway, pwede mo pa rin maging kaibigan. Ganyan ang relasyon namin ng tropa kong si Pating. Dati kasi, akala ko lahat sila ay pumapatay ng dugong. Pero hindi pala. Dahil karamihan sa lahi nila, maliliit na isda lang ang kinakain. Pero hindi ibig sabihin malungkot ako ha. Katunayan, tingin ko, isa ako sa pinakamaswerteng hayop dito sa ilalim ng dagat. Dahil ang mga kaibigan ko, galing sa ibabaw. Bantay dugong ang tawag sa kanila. Ang misyon nila, bantayan kami ang mga dugong dito sa Busuanga. Lalo na raw ako. Ako kasi ang pinaka-espesyal sa lahat ng dugong dito sa lugar. Araw-araw, daang-daang tao ang bumibisita sa akin para sabayan akong lumangoy. Wala namang problema. Basta hindi nila ako guguluhin habang kumakain, ha? Madalas, hinahayaan ko lang ang mga bisita na lapitan ako. Huwag lang nila akong hahawakan o sasaktan. Minsan nga, nagpapakitang gilas pa ako. Pero hindi lahat kasing swerte ko. Kwento ng kaibigan ko si Pawikan, marami raw sa kanila ang namamatay dahil sa paglunok ng plastic. Ang tropa kong si Pating, hindi raw basta-basta lumalabas ng bahay. Araw-araw kasi, libo-libo sa kanilang angkan ang pinapatay ng tao. Ang nakapagtataka, tinatanggal lang ang kanilang palikpik at iniiwan ang walang buhay nilang katawan sa dagat. Noong una, hindi ako naniniwala na kayang gawin ito ng mga tao. Hanggang sa... naging biktima rin ng pagpaslang ang kaibigan kong manta rin na si Maliksi. Isang dugong naman ang natrap sa baklad. Pinatay siya sa parte ng dagat kung saan mismo ako nakatira. Sa puntong ito, nakaramdam na ako ng takot. Sa kabila ng proteksyon at pagmamahal na ibinibigay sa akin ng mga tao dito sa Busuanga, hindi may iwasang sumagi sa isip ko na umalis. Pero kung aalis ako, paano na ang kabuhayan ng mga taong umaasa sa aking presensya? Paano na ang bantay dugong na walang ginawa kundi ang ingatan ako? Paano ko ipapaintindi sa mga tao na mahalaga ang bawat nilalang sa mundo? Mahal kong mga tao, sumusulat po ako ngayon hindi lang para sa aking sarili. Kung hindi para sa lahat ng tulad kong lamang dagat.
Hindi lang po ako ang kailangan ng proteksyon dahil marami kaming nakatira sa dagat. Ito po ang aming tahanan. Kaya sana po ay huwag nyo kaming kunin para patayin. Sana ay huwag nyong sirain ang tirahan namin. Nagmamahal, Aban, ang kaibigan niyong Dugong.